weather forecast. Dahil sa matinding init, itinigil ng DepEd ang mga klase sa personal sa ika-29 hanggang ika-30 ng Abril. In local news, binigyan ng konsyerto ng pagsang-ayon para sa pagpapaunlad ng bagong City Hall Complex at Government Center. Ang Klenro ang nangunguna sa pag-organisa ng kampanya sa paglilinis ng baybayin. Naghihanda na ang normin para sa pinakamataas na tag-init. Pagsisikap na mapabuti ang kalusugan ng sanggol. Pagpapatupad ng newborn screening bilang isang pangkaraniwang pamamaraan sa oro. For the National, ang mga pinuno sa kamara ay humiling ng investigasyon sa deepfake na Marcos audio. Ibinabanggit ni Pimentel si Rini Sagisag bilang isang estadista, hindi lamang isang politika. And for the International, nagpapakilala ang mga nagpoprotesta habang dumadalo si Biden sa taunang White House Correspondents' Dinner. Para sa entertainment, nagsisimula ang unang yugto ng audition para sa Pinoy Big Brother. Naka-schedule na dumating sa Pilipinas ang mga sikat na K-pop at K-drama celebrities sa Mayo 2024. Para sa sports, si Sam Katamtan, isang fencer, ay nakamit ang isang pwesto sa Olympics na siyang pinakabagong atleta mula sa Pilipinas na nakakamit ito. Sa PBA, pinalakas na Meralco ang kanilang mga pag-asa at playoffs sa pamamagitan ng isang matagumpay na panalo laban sa Magnolia. International feature. Si Alexis Monsanto ay nangangalakal para sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa Art Hearts Fashion Week. National feature. Ang manunulat ni si Floyd Quintos ay pumanaw na. Trivia. Maaari bang makakita ng kulay ang mga pusa? Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Dahil sa matinding init, itinigil ng DepEd ang mga klase sa personal sa ika-29 hanggang 30 ng Abril. Ang kagawaran ng edukasyon ay nagpahinto ng mga klase sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas sa mga petsang Abril 29 hanggang 30 dahil sa matinding init at sa isang planadong pambansang welga sa transportasyon. Bilang tugon sa pinakabagong forecast ng heat index at ang pahayag ng welga sa transportasyon, pinatupad ng DepEd ang mga klase sa paraang asynchronous distance learning para sa mga petsang ito. Bukod dito, hindi kinakailangang mag-report ng pisikal sa kanilang mga pwesto ang lahat ng guro at hindi guro. Gayunpaman, maaring magpatuloy ang mga organisadong aktibidad ng mga regional at school divisions office ayon sa schedule na tiyakin ang mga hakbang sa kaligtasan para sa lahat ng mga kalahok. May opsyon ang mga pribadong paaralan na sundan ang mga parehong hakbang na ito. Ang hakbang na ito ay nagaganap sa gitna ng mga alalahanin tungkol sa kondisyon ng mga silid-aralan at tropical na klima ng Pilipinas na nagtutulak sa isang pahalagang pagbabalik sa dating akademikong kalendaryo na may bakasyon mula Abril hanggang Mayo. Kumpara sa pansamantalang hakbang na nagtutulak sa isang pahalagang pagbabalik sa dating akademikong kalendaryo na may bakasyon mula Abril hanggang Mayo kumpara sa pansamantalang hakbang. For the local news, binigyan ng konsyerto na pagsang-ayon para sa pagpapaunlad ng bagong City Hall Complex at Government Center.
inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng Cagayan de Oro ngayong araw, ika-22 ng Abril 2024. Ang dalawang mahalagang ordinansa na nagpapahintulot sa pagtatayo ng bagong City Hall Complex at Government Center na nagpapakilala ng mahalagang ito sa pag-unlad ng infrastruktura ng lungsod. Ang mga ordinansa ito ay nagbibigay ng kapangyarihan kay Mayor Rolando Clarix Uy upang tapusin ang mga kasunduan para sa pag-aari ng isang property sa barangay Kanituan at Carmen na nagbubukas daan para sa mga inilalaan na proyekto. Ang pagmamadali ni Mayor Uy sa pagtatala ng mga ordinansang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng administrasyon sa pagpapabilis ng pagpapaunlad ng lungsod. Ang pinaplanong lugar ay hindi lamang magbibigay daan sa City Hall Complex, kundi kasama rin ang mga plano para sa isang government center at ecotourism site na nagpapakita ng komprehensibong paraan sa pagpapapalit ng mga serbisyong pampamahalaan at pagtataguyod ng pananaguyod sa kalikasan. Layunin ng inisyatibong ito na sinusuportahan ng mga naunang resolusyon na tugunan ang lumaking pangangailangan sa administrasyon ng lungsod habang pinalakas ang pagiging madaling lapitan at pangangalaga. Natugunan ang malaking pangangailangan sa administrasyon ng lungsod habang pinapalakas ang pagiging madaling lapitan at pangangalaga sa kalikasan. Ang plenro ang nangunguna sa pag-organisa ng kampanya sa paglilinis ng baybayin. Dumating sila ng marami, guwantes at sako. Handang lalaban ang mga kalat na bumabara sa baybayin. Pinagdiwang ng pamahalaang lokal ng Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO ang Earth Day 2024 sa pamamagitan ng isang aktibidad ng paglilinis sa baybayin noong Abril 20 sa mga barangay ng Lapasan at Gusa. Sa pakikipagtulungan ng Kusgan Volunteers INC at ng Weekend Cagayan de Oro City Movement. Ang Weekend City O Movement ay isang multisektoral na pangkat ng advokasya sa kalinisan na nakatuon sa pagtataguyod ng matatag na pag-unlad at kolektibong aksyon upang tugunan ang mga komplikadong isyu sa kalinisan. Nagkaisa ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga paaralan, negosyo at samahang sibiko para sa paglilinis sa baybayin na nagbibigay diin sa kalagahan ng pakikipaglahok ng komunidad sa pagpalago ng kalinisan. Layunin ng aktibidad na bahagi ng mga pagdiriwang ng Earth Day na magpataas ng kamalayan at magpalakas ng pananagutan sa pagpapahalaga sa kapaligiran. Ang inisyatibang pinangungunahan ng CLENRO ay kasama ang sabayang paglilinis ng isang baybaying lugar sa buong lungsod na nagbibigay diin sa kolektibong pangako sa pangangalaga sa kalikasan. Binigyan din ni City Councilor Malvern Esparcia ang kahalagahan ng pag-address sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagtatakang magdeklara ng isang krisis sa klima para sa Cagayan de Oro. Bilang bahagi ng programa, ang mga kalahok ay naglagda ng isang pangako upang protektahan ang kalikasan at magtrabaho tungo sa isang maunlad na hinaharap para sa lahat. Nagsihanda na ang normin para sa pinakamataas na tag-init. Sa gitna ng matinding init, hinimok na pag-asa ang mga residente ng Northern Mindanao na maghanda para sa patuloy na tag-init na sinasalaysay ni Weather Service Chief Anthony Joseph Lucero ang kahalagahan ng pagiging handa. Sa kamakailang press conference ni Lucero sa Cagayan de Oro, ipinapaliwanag niya ang pananaw sa panahon ng rehiyon na nagbibigay diin sa proaktibong pagtugon sa pag-asa sa paglalabas ng mga babala ng maaga. Habang hinahamon ang paghahanda para sa kumbaga ng tag-init,
tiniyak ni Lucero ang komunidad ng darating na paglipat sa mas malamig na panahon sa simula ng tag-ulan. Tinugunan niya ang mga alalahanin tungkol sa kakulangan ng tubig, inirekomenda ang mga residente na baguhin ang kanilang mga pamamaraan sa agrikultura at pagpapahayag na pag-asa na magiging normal ang antas ng tubig sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng pagiging hindi komportable, hinimok ni Lucero ang pasensya at ipinaalala sa lahat na may kaluwagan sa hinaharap. Pagsisikap na mapabuti ang kalusugan ng sanggol. Pagpapatupad ng newborn screening bilang isang pangkaraniwang pamamaraan sa oro. Pinangunahan niya ang ordonisa bilang isang pagpapakita ng pangako ng lungsod sa pagsusulong ng mga pangunahing karapatan ng tao, lalo na ang karapatan sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa newborn screening, layunin nila protektahan ang bawat bata at tiyakin ang maagang pagtuklas at paggamot sa mga namamana na kondisyon. Kung may sa batas ang ordinansa ito, itatag nito ang kumpleto mga protokol sa screening, pagbibigay prioridad sa pagiging abot-kaya at kalidad ng pangangalaga at makikipagtulungan sa mga profesional sa pangkalusugan at mga stakeholder upang itayo ang mga matatag na sistema. Pinapakita nito ang kanyang matibay na pangako na huwag iiwan ang anumang bagong silang na bata at magbibigay ng prioridad sa kalusugan ng pinakabata sa komunidad na nasa huli ay maglalaan ng mas magandang, mas malusog na kinabukasan para sa Cagayan de Oro City. Success naman siguro kapit. Sabot-sabot lang yun, ma'am. Ako may exo na ang kauban ako din, may gato. Sabi niyo pa maagi sa tumaon ninyo ang porta o inuara? Abuara, ma'am. O wala ka dito ito, ma'am. Inuara ka pa. Kaugaling ang kita na siya. Oo. Bila na po tayo sa pili sa wala mo sa pagpustok ko din na pili pa. Success siguro. Success? Ay, tapis niyo. Wala ko. 36 na ba ko niya? Dahil tapang ko ng sugod. Ako nakita din siya na last year na may ilupot na ko. Asa na rin sa karun? Wala na siya, ma'am. Nakabantay din. Oh, wala na siya, po. Ano inyo? Sa inyo, pinaka ng lugar din. Wala yung buwan. Oo. Pulipuli. Ay, pulipuli. Pulipuli po, mi. Ay, pulipuli po. Kung pinaka-oros, pinili po, sir. Dipindi rin kapun sa mo.
and for the national news. Ang mga pinuno sa kamara ay humiling ng mga investigasyon sa deep fake na Marcos audio. Dalawang pinuno ng House ang humiling ng investigasyon sa isang deep fake audio na nagpapanggap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y nag-utos ng military action laban sa China. Tinawag ni Senator Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. ito na isang banta sa pambansang seguridad at hinimok ang kagawaran ng teknolohiya at komunikasyon at cybercrime investigation and coordinating center na litisin ang mga responsable. Binigyang diin ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ang kahalagahan ng mga update sa investigasyon na nagdududa sa pinanggagalingan ng peking audio sa rehiyon sa timog ng walang patunay. Binigyang diin niya na pag-alala ang mga militar na sundin ang opisyal na mga channel para sa mga tagubilin. Ang pagkalat ng deepfake audio sa gitna ng mga tensyon sa Beijing sa kanlurang dagat ng Pilipinas ay nagdulot ng mga alalahanin kung saan iniugnay ng National Security Council sa posibleng kaugnayan sa patuloy na mga militar exercise. Ibinabanggit ni Pimentel si Rene Sagisag bilang isang estadista, hindi lamang isang politiko. Pinarangalan ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang dating Senador Rene Sagisag, isang malapit na kaibigan ng kanyang yumaong ama, si Senador Nene Pimentel sa burol ni Sagisag sa Santuario de San Antonio Parish sa Makati City. Pareho sina Sagisag at Senador Nene Pimentel ay kilala sa kanilang advokasya para sa karapatang pantao sa panahon ng diktadorya ni Marcos. Pinori ni Pimentel ang integridad ni Sagisag at inilarawan niya bilang isang estadista kaysa isang simpleng politiko lamang. Kinikilala niya ang desisyon ni Sagisag na maglingkod lamang sa isang termino bilang senador na nagpapakita ng iba't ibang paaraan kung paano makatutulong sa bansa kahit hindi sa posisyon ng paghahalal. Kinikilala niya ang desisyon ni Sagisag na maglingkod lamang sa isang termino bilang senador na nagpapakita ng iba't ibang paraan kung paano makatutulong sa bansa kahit hindi sa posisyon ng paghalal. At para sa international feature, nagpapakilala ang mga nagpoprotesta habang dumalo si Biden sa taunang White House Correspondents' Dinner. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ay naka-schedule na magbigay ng masaya at katatawang pananalita sa taunang dinner ng White House Correspondents Association ngayong Sabado ng gabi. Sa gitna ng patuloy ng mga protesta, kaugnay ang kanyang suporta sa tunggalian ng Israel laban sa Hamas. Mga pagpapakita, pagtipon sa labas ng venue, nakikipag-ugnayan sa mga bisita. Ang daang-daang nagpoprotesta ay nananawagan sa mga mamamahayag na itigil ang suporta sa okasyon at nagpapahayag ng pagkadismaya sa pananaw ng administrasyon sa tunggalian. Upang iwasan ang malaking protesta, nagpasyal si Biden na dumating sa pamamagitan ng isang likod na pasukan kung saan nakaharap niya ang mga mas maliit na grupo ng mga nagpoprotesta na nanawagan sa isang tigil putukan. Ang okasyon na kilala bilang Nerd Prom ng Washington, karaniwang pinagsasama ang iba't ibang grupo ng mga mamamahayag, politiko at kilalang tao. Ito ay isang gabi ng pagkakapatiran at katuwaan na kadalasang pinakikilala ng mga huling pahayag ng Pangulo, kung saan siya nagbibigay ng masaya at katawa-tawang panunukso ng mga mamamahayag at iba pang dumalo. Ang ongoing na tunggalian sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagresulta sa malaki
bilang ng mga nasugatan at kritikal na kalagayan sa Gaza. Ayon sa mga otoridad sa kalusugan ng mga Palestino, ang ongoing na tunggalian sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagresulta sa malaking bilang ng mga nasugatan at kritikal na kalagayan sa Gaza ayon sa mga otoridad sa kalusugan ng mga Palestino. At para sa entertainment, nagsisimula na ang umanong yugto ng auditions para sa Pinoy Big Brother. Maraming umaasang makapasok sa nalalapit na season ng Pinoy Big Brother o PBB ang nag-cam sa labas ng isang mall sa Quezon City sa buong gabi nang may kasigasigan na hinihintay ang unang bahagi ng mga auditions. Mahigit sa 4,000 individual ang nagparehistro, bumuo ng mahalagang pila sa paligid ng mall. Ipinapaabot ni Lauren Joge ang puno ng TV production ng ABS-CBN ang kasiyahan sa dami ng mga dumalo pagkatapos ng 6 na taon ng on-ground auditions. Binigyang diin ni Joge ang pagharap ng mga natatangi at kawili-wiling housemates na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa mga nagmula pa sa Estados Unidos. Bawat umaasang kalahok ay may dalang mga buhay na pangarap at nakakantig na mga kwento, kabilang ang mga aspiranting K-pop idols na na-inspire sa tagumpay ng Beanie at isang taong may kapansanan na layuning hamunin ang mga stereotipo. Hinikayat ni Joge ang mga Pilipino na mag-audition na paliwanag na ang lahat ng plano ay maaring magbago batay sa mga bagong housemates. Nagbabala rin siya laban sa mga peking auditions, binigyang diin na ang opisyal ng schedule ay ilalathala lamang sa opisyal na social media page ng PBB. Ang PBB ay maaring mapapanood sa iba't ibang plataporma. Ang PBB ay maaring mapanood sa iba't ibang plataforma simula Hulyo. Naka-schedule na dumating sa Pilipinas sa mga sikat na K-pop at K-drama celebrities sa Mayo 2024. Ang buwan na Mayo ay nag-aalok ng iba't ibang kapakapanabik na mga kaganapan para sa mga tagahanga ng K-pop at mga manlalaban ng K-drama sa Pilipinas na may mga konsyerto at mga intimate fan meeting na nakalinya sa buong buwan. Ang kasiyahan ay magsisimula sa Treasures Reboot Tour sa Manila sa Mayo 4 at susundan ng mga fan signing activities ng Yunes sa Cebu at Pasig. Ang Quavi Music Festival sa Mayo 11 ay magtatampok ng mga pagtatanghal ng The Boys, Promise 9 at mga P-pop acts. Si Park Min Young, isang aktres, ay nagkakaroon ng isang fan meeting sa Mayo 12 at susundan nito ni Ah Buyon, isang aktor, sa Mayo 25. Ang NHYPE naman ay magtatapos ng buwan sa isang fan meeting sa Mall of Asia Arena sa Mayo 28. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa K-pop, K-drama at K-stars, bisitahin ang Hulyo Corner microsite. Okay. Para sa sports, si Sam Catantan, isang fencer, ay nakamit ang isang pwesto sa Olympics na siyang pinakabagong atleta mula sa Pilipinas na makakamit ito. Nakamit ni Pilipina fencer Sam Catantan ang kanyang ticket papuntang Paris Olympic sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kategoryang women's sports sa Asia Oceania Zonal Olympic Qualifiers 2024 sa Dubai. Sa pagdaig kay Sofia Aktayeva ng Kazakhstan, sa isang mahigpit na final nilabanan ni Catantan ang pagkakalugi at pinsalang sa tuhod. Sa huli, nagtagumpay sa pamamagitan ng isang desisibong puntos.
Ang tagumpay na ito ay nagtatakda sa kanya bilang unang Filipino fencer na nakapag-kwalipika para sa Summer Games sa loob ng 32 taon. Nagdaragdag sa listahan ng mga atletang Pilipino na patungo sa Paris. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa pinsala, ang determinasyon at pagtitiyaga ni Katantan ay nagbunga na kumita ng papuri mula sa kanyang ina at mga komunidad ng fencing. Sa PBA, pinalakas ng Meralco ang kanilang mga pag-asa sa playoffs sa pamamagitan ng isang matagumpay na panalo laban sa Magnolia. Nagpakitang diskarte ang Meralco Bolts sa dominante nilang depensibong pagganap na nagapi ang Magnolia Hotspots sa 74-51 na panalo sa PhilSports Arena. Pinalakas ang kanilang pangarap sa playoffs sa 2024 PBA Philippine Cups. Sa kanilang ikalawang sunod na panalo, umangat ang Bolts sa 5-5 na talaan. May isa pang laro sa elimination round. Sa kabaliktaran, sumasa ilalim ang hot shot sa kanilang ikalawang sunod na pagkatalo. Bumaba sa 5-4 na talaan na may dalawang laro pa sa kanilang schedule. Pinuri ni Meralco coach Luigi Trillo ang matibay na depensa ng kanyang kupunan at binigyang diin ang kanilang kolektibong pagsisikap, lalo na't wala ng ilang pangunahing manlalaro mula sa Magnolia. Kahit may maikling pag-atake ang hot shots sa ikatlong quarter, nagpatuloy ang Bulls sa kontrol. Pinagpatibay ang kanilang panalo. Si Raymond Almasan ang itinalagang player of the game dahil sa kanyang 12 puntos at 11 rebounds. Samantalang nagambag si Chris Newsom ng 12 puntos, 8 rebounds at 7 assists. Gayunpaman, nakaranas ng aberya ang Meralco nang umalis ang bituin na si Aaron Black sa laro ng ikatlong quarter dahil sa pinsala sa binti. Nagkaroon ng problema ang opensiba ang Magnolia na nagtala ng kanilang pinakamababang puntos ng 51 kung saan si Ayan Sangalang ang nanguna sa kanilang pagsisikap na may 8 puntos at 10 rebounds. Para sa international feature, si Alexis Monsanto ay nangangalakal para sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa Art Hearts Fashion Week. Ang kilalang Pilipino designer na si Alexis Monsanto ay bumalik ng may estilo sa runway sa taunang Los Angeles Fashion Week na itinataguyod ng Art Hearts sa pagpapakilala ng isang masiglang koleksyon na pinaghalong Pilipino na may dangal. Ipinakita ni Monsanto ang kanyang tatak na kagandahan para sa makulay na disenyo at mga feminine na detalye tulad ng mga ruffles. Bilang pangunahing bisita sa opening night, ipinahayag niya ang kanyang hangarin para sa mas maraming Pilipino na mga designer na makakatanggap ng pagkilala sa mga ganitong platform. Kasama si Monsanto ang Noble Creations na espesyalista sa normal na kasuotang Pilipino at ang accessory designers na si Victoria Mejia ng Victoria na Menodre. Ayon kay Arnel Noble, ang pagpapakita ng mga produkto ng Pilipinas sa mainstream fashion o mainstream fashion ay tumutulong sa pagpapataas ng kanilang pagpapakilala at pagiging tunay. Nakikita ni Monsanto ang kanyang kasalukuyang yugto sa karira bilang isang pagkakataon upang maging mentor sa mga umuusbong na Pilipino na mga designers at itinaguyod ang mga estilo at talento ng Pilipinas sa mas malawak na mga manunood. Lampas sa LA Fashion Week, ang mga kolaborasyon sa pamamagitan ni Monsanto, Noble at Mejia ay naglalayon na patuloy na ipagdiwang ang kanilang unikong Pilipino sa kasanayan sa paggawa sa isa't isa.
para sa national feature. Ang manunulat na si Floyd Quintos ay pumanaw na. Pumanaw ang kilalang playwright na si Floyd Quintos nitong Sabado. Ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya sa isang mapagmalasakit na Facebook post, ibinahagi ng kanyang pamangkin na si Selena Quintos na si Floyd ay naatake sa puso sa umaga at pumanaw sa emergency room ng ospital sa edad na 63. Inilarawan siya bilang hindi lamang isang iginagalang na playwright at direktor, kundi pati na rin isang minamahal na miyembro ng pamilya at kaibigan. Ipinapahayag ni Selena ang malalim na kalungkutan na nadama ng mga pinakamalapit sa kanya. Isinilang bilang Florencio Luis Antonio de la Paz Quintos sa Maynila noong Abril 17, 1961 si Floyd sa isang may magkakaibang talento. Kilala sa kanyang mga kontribusyon sa teatro, pamamahayag at pagsusulat para sa pelikula. Nagsimula siya bilang isang mamahayag bago lumipat sa teatro kung saan siya nanguna bilang aktor at direktor. Ang pamana ni Floyd ay kinabibilangan ng maraming parangal, kabilang ang siyam na Don Carlos Palanca Memorial Awards para sa panitikan. Pinarangalan siya ng UP College of Mass Communication ng Glory Award noong 2019 para sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa teatro ng Pilipinas. Ang kanyang huling dula, Grace, ay nakatakdang ipalabas sa Mayo. Ang lamay ay gaganapin sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City na may karagdagang mga update na ibigay ng pamilya. Nagpahayag ng pasasalamat si Selena Quintos para sa mga dasal, pagmamahal at suporta sa panahong ito ng pagsubok. At para sa trivia, maaari bang makakita ng kulay ang mga pusa? Ang mga pusa ay may kakayahan na makakita ng mga kulay. Bagaman hindi gaanong malawa kumpara sa mga tao, ang kanilang mga mata ay balangkas sa isang paraan na nagpapadali sa kanila na makakita ng asul at dilaw na kulay ng mas mabuti. Samantalang ang mga pula at berde ay maaring lumitaw bilang iba't ibang mga anino ng kulay abo, katulad ng karanasan ng mga tao na may daltonismo sa pula berde. Dahil sa limitasyong ito sa pagtingin ng kulay, ang mga pusa ay umaasa ng malaki sa liwanag at galaw upang mag-navigate sa kanilang kapaligiran. Tulad ng mga mata ng tao, ang mga mata ng pusa ay naglalaman ng isang retina na may mga rad para sa paningin sa madilim na liwanag ng mga cone para sa pagtukoy ng kulay. Gayunpaman, mayroon lamang dalawang uri ng mga selula ng cone ang mga pusa kumpara sa tatlo ng mga tao, at ang kabuuang bilang nila ng mga selula ng cone ay mas kaunti nang malaki na nagre-resulta sa isang mas makitid na spectrum ng kulay. Sa kabaliktaran, ang mga pusa ay may mas maraming bilang ng mga selula ng rad na nagbibigay sa kanila ng mas mahusay na kakayahan sa paningin sa gabi kumpara sa mga tao. At iyon ang nakuha namin impormasyon dito sa loob at labas ng bansa. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rad News Channel on YouTube. Muli, hinihiling po namin na suportahan at i-on ang notification para sa iba pang mga updates. Maraming salamat at magandang araw.